isang social media account, may isang netizen na nagpost ng litrato ni Kim Chu na abala sa pag-e-enjoy sa isang bathtub habang sumasailalim sa cold water immersion o kilala rin sa tawag na ice bath. Ang cold water immersion ay isang uri ng training regimen na karaniwang ginagamit bilang therapy para sa mga atleta at mga health enthusiasts. Isa ito sa mga practices na ginawa rin noon ni Matteo Guidicelli at Gerald Anderson upang mapanatili ang kanilang physical fitness. Kaugnay nito, ikinonekta ng mga tagahanga ni Kim ang aktibidad niya sa nakasanayan ni Paulo Avellino na kilala rin sa pag-practice ng cold plunge o cold therapy na may parehong proseso ng ice bath. Matatandaan na sa isang Instagram post ni Paulo Avellino, ibinahagi niyang bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na rutina ang paggawa ng cold water immersion. Dahil dito, agad na nagkaroon ng hinala ang mga tagahanga ng Kim Pao na maaaring magkasama ang dalawa sa kanilang cold water immersion session, kaya't tinukso nila si Paulo. Sa kanyang reaksyon, sinabi ni Paulo, "Grabe naman kayo. Nagkataon lang." Ngunit kahit nasagutin ng aktor ang issue, hindi pa rin tinigilan ng mga tagahanga ang pang-aasar sa kanya. May ilan pang mga tagahanga na nagbigay ng mga iba pang teorya at hindi makapaniwala na hindi sila magkasama ni Kim sa session. Pinalalabas nila na may iba pang dahilan kaya't hindi maipaliwanag ng aktor ang kanilang pinagdaraanan sa session. Isang pansin na nakatanggap ng maraming reaksyon mula sa fans ay ang pagtanggi ni Kim sa isang panayam kung saan tinanong siya kung magkasama ba sila ni Paulo sa isang event sa ibang bansa pagkatapos kumalat ang kanilang mga larawan. Ang sagot ni Kim sa tanong ay simpleng sinabing nagkataon lamang ang kanilang mga activities na nagbigay daan sa mas maraming spekulasyon mula sa mga tagahanga. Ang mga tanong at pahayag mula sa kanilang mga taga-suporta ay nagpapakita ng patuloy na interes at pang-uusisa sa buhay ng mga sikat na personalidad at kung paano ito konektado sa kanilang mga gawain at routine. Ano ang sa inyo sa balitang ito?